Welcome. Kami po ay masaya makita namin kayo. Lagi po namin sinasabi, hindi naman po namin pangarap na maging sikat, dumami. Gusto lang po natin paraging panalangin, Lord, magpadala ka lang po ng tamang tao. Tamang poging tao at tamang magandang tao. Okay, this is now my third week. We are talking about finding my place. Alam po niyo, to be real, yung po bang, I don't know kung na-realize ninyo o na-recall ninyo, yung prayer night natin, meron po akong sinabi doon na we can never find our place if we are not connected to Him. Medyo kung hihimay-himay no, medyo solid yun, pero honestly, that's the truth. That's the truth. Parang ganito lang po kasimple. Kasi nga po, finding our place, di ba pagdating po sa New Testament, God illustrated o iminodel niya na ang church is the body of Christ, wherein Jesus is the head. From the neck down, that's the body of Christ. We the believers, we are the body of Christ. Diba? Alam niyo, yun po ang essence ng Ephesians chapter 4 at saka 1 Corinthians 12. Jesus being the head of the body of the church, and we are the body. Pero realistically, yung ating pong physical, let's talk about our physical body po muna. Mag-isip kayo, yung perfect illustration ng church is our physical body. Think of a thing or think of a part ng ating physical body which we may think na hindi appropriate yung kanyang placement. May naisip po ba kayo? Dapat yung aking mata wala dito. Dapat nandito sa kamay. Sa mga estudyante lang yon para madaling mangopya. Hindi pagka naglalaba ka, grabe naman, nandun ng sabon, yari din mata mo, di ba? Ibig po natin sabihin, lahat po ng parts, lahat po ng placement, ano pa bang term, ibang placement, lahat po ng pagkakalagay ng ating human parts, they are in their perfect right place. Naunawa niyo po? Nasa perpektong tamang lugar yung ating mga parts ng ating katawan. Yun ang design ng God eh. Pero, nakarinig na po ba kayo ng... Okay lang kayo? Nagkukwento pa lang po ako eh. Pumunta ako sa church. May nakausap ako lately. Sabi niya, yan yung church ko. Yung taga New Life ako. Ako ang kausap niya. Diyan ako nag-church. Talaga? Sino ang pastor mo? Di ba? So, mahirap po na ano. Kasi guys, yun po yung design talaga ng God. Tingnan po ninyo, nung tayo po yung mga younger pa, yung ating mga malilikot na kaisipan, ang dami natin laging palusot. Lagi, halimbawa ako, sinasabi ko lagi noon, ako iba ako. O nga, iba nga tayo, pero as long na yung ating pagkakaiba, hindi natin i-filter doon sa Word of God, talagang kakaiba ka. Meaning weird. I don't know kung na-gets niyo po yun. Kasi ho, lagi natin sinasabi, we cannot, okay, sandali muna. Sino po dito mga nanay? Nanay na ba yun? Si Ma'am Joy sa likod. Ikaw ba yan? May bata tayong taga-media. Salamat po sa mga media peeps natin, yung mga back-end engagement team natin. Maliba lang kay Ma'am Joy, sana magka-engage na kayo. Sila Eileen, sila Bal. Sa mga nanay po, ang bata ay dapat lumalaki sa loob ng sinapupunan. Kasi pagka wala sa womb yung bata, hindi siya lalaki. Yun po yung design ng God. Although technology, science may develop something
na pwede magpalaki ng isang baby outside the womb. Meron na nga ba yun? Meron na ba na-develop? Wala pa, no? Kasi yung surrogate ay uupa ng babae, doon i-inject yung fertile egg at saka yung sperm. So yun pa yung technology. Ewan ko, nabalitaan nyo po yung breakthrough sa medicine na 1 or 2 months ago na meron daw pong naoperahan, ni-replace ang kanyang heart ng baboy. Ewan ko, nabasa nyo po yun. Nabuhay po for, ewan ko, days? Ilang days? 3 months, okay. So, 90 days po nabuhay, pero namatay din. Kasi hindi naman yun ang design ng God eh. Di ba? Isipin mo, yung heart ko papalitan ng heart ng baboy? No way. So, ibig po sabihin nun, gusto ko pa ito practical, yung silbi ng kamay ko ay merong silbi siya as long as it is connected to my arm. Pagka kinut off yung aking kamay, yung aking palad sa aking arm, wala na siyang silbi. Kahit pa gaano ko kagaling magpinta, as long as yung essence nito ay as long as it is connected. Naunawa niyo po yun? So, ang dami pa hong mga bagay-bagay na dapat nating maintindihan about the subject of finding our place. It's all about Him. It's all about Him. May nagsasabi na sa ating human part naman, yung mga bagay na hindi nakikita, yung pa yung mas delikado dapat iniingatan eh. Kasi nasa loob eh. Halimbawa yung... Ano nga tinanggal sa UFK? Gallbladder. Pagka yung gallbladder mo, pagka nagka-problema, hindi naman pwede na nasa labas. Hihiwaan ka, o bubutasan ka, tatanggalan ka. O pagka may problema yung intestine natin, hihiwaan ka, aayusin doon. Kasi mahalaga yun eh. Diba? Kunin mo yung intestine mo, di ka pa naman mamamatay agad-agad. Pero kung, diba, yung mga naka-colonoscopy bag, na dito na yung pagpupo nila sa isang pouch na nandito, hindi na dito lumalabas, nabubuhay pa din for, di ko alam kung ilang days, o months, or years. Pero hindi po yung natural design ng God. Kasi ang essence ng ating katawan, kapag ka nag-function sila to their specific details sa kanilang pag-function sa ating katawan, that makes the whole body grow, glow, and being strong. Pero pag hindi mag-function yung ating katawan ng tama, doon tayo nagkakaproblema. Nagkakaintindihan po tayo, guys? Okay. So, dahil ito po, third week na pinag-uusapan natin, finding my place, nakita po natin na sa Old Testament, it is God who is calling people and anointing people for a specific purpose. Let's say, being a prophet, being king, it is God who appoints and anoints people in the Old Testament. Pagdating po sa New Testament, kung naalala niyo yung mga pinag-usapan natin, si Jesus na po ang tumatawag. Let's say, sa kami mga disciples, sabi niya, come follow me and I will make you fishers of men. So, si Jesus mismo ang tumawag. Tapos may nasabi tayo last time na Jesus called people or called these disciples to Himself. So, ang first and foremost task ng mga disciples when they were called by God is to God Himself. Secondary na lang yung mag-preach ng word. Halimbawa po, ako, na-realize ko, ang first and foremost calling ko is not to do pastoring, but to Him. To God. Yung trabaho ko magturo ng Bible should be just an overflow of my constant communication, constant studying of the Word. If I'm not studying the Word, ano ituturo ko sa inyo? Kukuha tayo ng mga clips na lang, kung saan-saan, mga article na lang. No way! Para tayong mahilig sa, kung mahilig kayo sa mga, kaya nga, instant noodles, mga fast foods, mga junk foods ang tawag sa kanila, dapat po yung tamang process. We need to get revelation from God. We need to pray, God, ano pong gusto nyong ipakain namin sa mga taga New Life? Kasi
Kayo po yung mga matatalino, matatalinaw mga mata. Kayo po yung mga anointed people. You need to be fed with the right word of God without hidden agenda. Let me read to you 1 Samuel 2 verse 35. Sabi po sa 1 Samuel 2:35, "Then I will raise up for myself a faithful priest who shall do according to what is in my heart and in my mind. And I will build him a sure house, and he shall walk before my anointed forever." So as far as this verse is concerned, sabi ng God, He will raise up for Himself a faithful priest, prophet, king, whatsoever, who shall do according to what is in my heart and in my mind. So meaning, dapat ma-realize natin, pagka tayo po ay sumusunod sa kalooban ng God, hindi po yung gusto natin ang dapat masunod. Di ba? May nabasa kong article. Sabi niya, dalawang klase lang daw po ang mga ministers. Dalawang klase lang. Doon sa mga dapat nagpipreach, yung iba dapat magpreach, yung iba dapat magresign. So, napakasimple lang po. No? Ganun lang yon. Wala pong agenda. Yung ministry po, hindi po ito yung... Hindi po ito korporasyon namin, hindi po namin ito kumpanya. Kami po ay simpleng empleyado lang po ng Panginoon. Kami po ay naatasan lang na mag-lead. But this is not my all. My all is Him. Pag sinabi sa akin ng God na, okay, Fred, iwanan mo na yung life lagi, ibigay mo dun sa Kanya, sure. Guys, to be honest with you, when God called us, and when God... reposition us or change assignment halimbawa, it is always for a promotion. Never in God's agenda, provided na lang na tama yung heart mo ha. If your heart is right, when God moves you, it's always for a promotion. But if your heart is not right, God can take you down. Honestly, God can take us down. So nakakahiya kung tinanggal ka ng Lord kasi hindi ka nag-function ng tama. Ganun lang naman yun kasi let us always be reminded that it is about His plan. Halimbawa, sa akin, pag hindi ako nagtrabaho, ang daming mga magagaling na mga preachers dito. Diba? Sino ba ako? Ako'y simpleng tao lang. So, I need to do my part. I need to submit my life to Him. And then, God can flow through me. If not, kung may sarili akong agenda, ay, matagal na pong wala. Intindihan niyo po 'yan. So when God in the New Testament, when Jesus called people, He called people to Himself. And when He called a person, pinag-usapan natin to last time. When He called a person, He is seeing people behind that person. He called a team, He called a family. Di ko po sinasabi na yung mga anak namin ay magmi-minister. Pero somehow, meron talagang assignment yan. Hindi, di ba, sa ating human part, minakita ba kayong bagay na walang silbi? Mag-isip kayo. Ay, yung pupo namin, walang silbi yon. Okay, subukan natin saraduhan yung labasan ng pupo kasi wala naman silbi. Ilang araw lang itatagal mo, mamamatay ka din. So lahat po ng dumadaan sa katawan natin, may purpose, may silbi yan. Okay. Nagkakaintindihan po ba tayo? May silbi po tayo lahat. But let us all understand that we can never grow. Yung essence, yung silbi lang, yung purpose lang ng human parts, it has to be connected to this body. Because not being connected, wala nang silbi yan. Halimbawa, yung, di ba sa Amerika yung mga artista, pinapa-insure yung mga mukha nila, ilang milyones ang insurasyon, yung mga legs nila, pinapa-insure nila yon kasi mahal. Okay, putulin mo yung legs, ilagmas mo, ilang araw lang baba, mabubulok na yan, anong silbi pa ng insurance mo? Naunawa na po. Yung mukhang to, halimbawa lang po ha, kung ito ay supermodel, halimbawa lang, supermodel naman ako ni Lord eh. Kung ito ay supermodel na pag nakita to, 1 million ng per hour na appearance, o tanggalin mo ulo,
Ilang araw lang mabubulok, wala nang silbi yun. Pero as long as it is completely whole inside the body, it has to serve its purpose. Amen? O may bata, may sumisigaw doon. Amen daw! Amen! Sino ba yung batang yon? So, when God called a person, God is always seeing a team behind that person. We can never see a baby growing outside the womb. We can never see part of the body which is outside na nagsiserve ng purpose. Wala, wala na po yun. At siguro yung ugat natin, tanggalin natin, ilabas sa katawan, dapat ibalik din. Kasi pag lumabas na, di ba yung dugo, pag lumabas, basta nagkakaintindihan tayo. Amen? Okay. So yun po yung ating mga foundation, yun po yung mga facts na pinag-uusapan natin. We can never grow outside His plan. We can never grow outside His church. We can never find our place outside the body of Christ. In fact, yung mga halaman, at siya may lupa yan. Nakakita na po ba kayo ng punong malaki, na lumaki, pero nakabitin lang sa ere? Walang lupa? Wala. Kapon yung apo ko, in-explain sa akin, kasi katabi namin yung malaking puno. Sabi niya, you know pa, this tree, it has lots of roots down. Sabi niya. Kasi the bigger the tree, the deeper the roots. The deeper the roots, sabi ko doon, preacher ako, the roots will determine the fruits. No roots, no fruits. No roots, uproot ka. Madali kang hipan, matanggal. Kasi nga po, yung stability ng buhay natin ay dapat nasa foundation natin. So, let's go to John chapter 10, verse 10. So, ayan po yung mga parameters natin. God called us to Himself, and it is always for a reason and for a purpose. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So meaning, si Jesus mismo nagsabi. Now, ang understanding natin is that we are all connected to the body. Jesus said, He came that we may have and enjoy life. Yung iba, they have life, but they are not enjoying life. Gusto ko lang pong maging, sundan ko lang po yung sa Amplified, that they may have and enjoy life. Some people, they have life, but they are not enjoying it. Yung iba naman, puro lang enjoyment to the max, but they do not have life. Diba? Ayun yung mga taong, mga pretending. So, sabi ni Jesus, He came that we may have and enjoy life and have it in abundance to the full until it overflows. I don't know if you are getting it. As far as He is concerned, hindi naman po ako nagsabi niyan eh. Sinasabi ko lang eh. Sabi ni Jesus, kaya daw siya pumunta para magkaroon kayo ng buhay at ma-enjoy ninyo yan. In abundance. Na may kasaganaan. To the full, hanggang mapuno, hanggang mag-overflow. So meaning, nakita niyo, design ng God. So if we are not satisfied with our lives, if we are not enjoying our lives, let's say, we are very poor, we cannot afford to buy chicharon. Hindi ko po sinasabi na kasalanan ang kumain ng chicharon. Kung puro chicharon na lang ang kinakain mo, may problema tayo. Hindi ko po sinasabi na kasalanan ng kumain ng leeg ng manok, okay lang po yan. Pero kung puro ka nalang leeg ng manok, something is wrong. Di ba? Lalo na kung puro nalang litson ang kinakain mo araw-araw, malaking problema yon. Hindi, pwede naman litson chichar, litson baboy, litson manok, litson dilis, litson kung ano-ano. Iba lang yon. So, sabi po ni Jesus, He came that we may have and enjoy life. That is His preference. As far as He's concerned, dapat ganun ang kanyang mga anak. Kayo po mga magulang,
Nangarap po ba kayo na sinabi niyo mag-asawa, oh sweetheart, mag-aanak tayo. Pag lumabas ang anak natin, siya yung pinakamahirap na anak. Siya yung pinakapangit. Di ba walang mga magulang na ganun? May narinig ba kayo ganun, sir? Ma'am, wala, wala di ba? Bagkos, mga magulang. Nasa loob pa lang, oh, magiging presidente ito. Magiging mayor ito. Magiging artista to. Ano pa? Magiging pina... Kasi lahat na ng good things sinasabi natin yon sa ating mga anak. Hey guys, hindi ka na nalalayo. Yun lang sinasabi din ng Bible eh. Ang sabi ni Jesus, so number one truth that we need to consider is that He came that we may have para magkaroon tayo ng buhay at i-enjoy po natin. So we need to have life and enjoy life. And have it in abundance. Magkaroon ng kasaganan. Hindi, guys, hindi po kasalanan ang magkaroon ng dalawang bahay, ng tatlong bahay, ng apat na bahay, ng limang bahay, kahit sampung bahay. Hindi po kasalanan yan. That is a sign of abundance. Hindi po kasalanan magkaroon ka ng limang kotse, ng milyones na pera. Ang kasalanan lang doon kung nagnakaw ka ng madami, madami kang binabahay. Ay, wala na yon. So ito po ang disenyo ng Panginoon. So we knew it here that He came that we may have and enjoy life. Oh, tatlo. Okay. So ito tatlong columns nag-yes kayo. Okay. Guys, think about this. Ano man po ang kalalagayan natin ngayon, if we are ready, if we are getting this subject na finding our place, whatever level that you are at right now, that could be your lowest level in life. Why? Because after this, pagka magkaroon ng revelation can cause revolution. Ang hirap kasi pagsabayin noon, revolution. Di ba? If you are receiving a revelation from God, it will cause a revolution sa inyo pong mentality. Kasi pag-uwi mo sa bahay, sabi ng pastor namin, mayaman daw ako. Pagpunta mo sa bahay, eh, walang bigas. So, ano ba mas mabigat? Yung truth na sinasabi ng Bible o yung fact? Having no rice is not the truth. That is just a fact. Pansamantala lang yan. Nung last week ho, tumaas ang fuel ng, alam mo yung diesel ay tumaas ng 12 pesos mahigit. Ayoko, ang daming mga mimi sa ano no? Sa Facebook no? Yan yung grade ko dati, yung ganon. Okay, fine. Pero sa akin pong perspective, sabi ko, Lord, hindi naman wala akong pakiram. Lord, pagka tumaas yan, taasan mo naman budget ko. Di ba? Kasi po nung nag-aaral kami dati, 2007, umabot ng 60 yung diesel noon. Nung umabot ng 60, almost, tama, 60 yon. Ewan ko, Jonah, naalala mo ba yun? Di ba? Pagka nag-stop sa traffic, patayin makina. Kasi mahal eh. Pag nag-stop, kaya init kami. Actually, noon naman, wala naman aircon sa sakyan namin eh. Basta pag nag-stop sa traffic, patay. Kasi mahal eh. Pero no way. Noon yun, kasi hindi pa kami ganun kamature. Ngayon, makapal na mukha namin. Lord, tumaas ang presyo. Pengi naman. Hindi na pengi noon. Hindi, pengi naman, Lord, pambili ng diesel. Kasi ang malaking problema para sa akin, tumaas man o bumaba ang presyo ng fuel, may sasakyan ka, hindi mo magamit sa sasakyan mo kasi wala kang pambili ng fuel. So, pagka ganun ang estado mo, something is not right. Kasi ang alam ko, yung Diyos natin, hindi nagkukulang ng pagbibigay. Siguro, yung line lang kung saan dumadaan, baka doon sumasabit. Okay, baka saan ako mapunta. So that's number one truth. Jesus came that we may have and enjoy life. So settled na po tayo doon. Second point, let us go to John chapter 15, verses 1 and 2.
Again, this is Jesus here speaking. He said, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Sa ibang version, He cuts off yan eh. And every branch that bears fruit, He prunes that it may bear more fruit. So, ang intention ni Jesus dito sa verse na to ay maliwanag. As if He was telling us that He is the trunk, He is the tree, tayo po yung branch. Siya yung puno, tayo lang po ang sanga. Yung pong word dyan sa first phrase na every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Yung word po, ang ibig pong sabihin na word na takes away ay lifts up. Tinataas po niya. Kasi may ibang verse, ewan ko kung anong translation yon, na yung word na takes away na yan ay cut off. Hindi po tayo kinakut off ni God sa Kanya. Hindi siya magka-cut off. Maliban na lang, parang ganito lang yan. Okay lang kayo? Sure? Bigyan ko kayo ng isang matigas na truth. Semento. Halimbawa po, yung taong nag-suicide, diba, Kristiyano, nagpakamatay, langit, impyerno. Ah, taga saan kayo? Diba kasi may mga ano na, oh, nagpakamatay, pero gano'n. Oh, teka, mahabang story yun. Pero ang point ko ay, we need to study the word diligently. Aralin natin. Kasi hindi tayo reliyosong tao. Inuuna, di ba, naturuan tayo, pambira, kapag kamahal na araw, bawal lumabas ng bahay. Elementary kami noon. Lima kami magkakapay, apat kami lalaki. Di ba, pagka mga elementary kayo, super kukulit nyo. Kasi may puro kami ng balimbing, may bayabas, kung saan kami nagpupunta. Pagka Holy Week, bawal gumala. Bakit? Patay ang Diyos. Doon lang kami sa bahay, doon lang kami, nagtatakbuhan kami, nagharutan kami. Nasugatan ako dito kasi sumabit yung, dito ko sa isang drum na may, sumabit ito. Sabi ng mga kapatid, lay, di nagagaling yan! Iyak ako noon, grade 3. Iyak ako noon. Kasi yun ang laging naririnig ng mga matatanda namin, sinasabi sa mga matatanda na pagkamahal na araw patay ang Diyos. Ilang araw gumaling, so, sino may problema? Tapos may pamahiin pa na, pagkabagong taon, talon! Eh bakit ang dami unano? Diba? Kaya nga, dapat ayusin po natin yung paniniwala. Alala niyo po guys, yung truth kasi, ang sabi ni Jesus, you shall find the truth. Sabi niya, you, anong version ba naman? John 8:32? Sige nga. Diyan lang yan. 32? John 8:32? Kaya-kaya ngayon? Oo! Ang liliit nun kung nakita yun. Itong monitor na to, ang liliit oh. Tingnan niyo. Oh, dami oh. Oh, mga ilang line 'yan? Siguro mga 12 line 'yan. Good. Thank you. And you. Basahin nga ninyo guys, makikinig ako. Isa, dalawa, basa. Sinabi ng Bible, you. Sinong you? Kayo. Meaning, yung truth na alam ko, maybe it's not yet your truth. That is why all of us need to study the Bible. Kasi the moment we find the truth we know shall set you free. Not the truth that I know shall set you free. The truth that you know. Alam mo ba na ang Lord nagpapayaman? Yeah, oh, nagpapayaman ang God. Second question, naranasan mo ba na ba? Siya, si Brother Arman, si Kuya Ike, sila,
Have your own testimony. Diba? Huwag na tayong makontento na, oh, praise the Lord, sila lang. Hindi, magkaroon ka ng sariling testimony. Kami po lahat, yung mga leaders po ng church, lahat po kami produkto ng paniniwala namin sa salita ng Diyos. Kasi nung pinanganak kami, hubot-hubad naman kami. Wala kaming dalang checkbook. May nakita ba kayong pinanganak na paglabas niya, may daladalang ATM? No way. Parang kanina lang ho, nag-rest ako. Siyempre, nag-Facebook ako. May nag-friend request. Sa mga nag-friend request ho, kung wala kayong profile picture, hindi pa ako tumatanggap. Ang dami kasing nag-friend request. Pasensya na sa hindi ko natanong. Tinignan ko, isa yung common friend namin. Isa lang. Ewan ko ba, in-accept ko siya. Pag-accept ko, sabi ko, ba't ko ba in-accept? Isa lang yung common friend namin eh. So, minisage ko yung kaibigan ko. Sabi sa kanya, do you know this? Sabi niya, no, I just accepted her. Sabi ko, oh. Reply ko, ha, ha, ha. Tapos pagbalik ko sa messenger, sabi niya sa akin, please send me an email and I will give you tra-la-la, ganun. Sabi ko, why not send it here? Nasa messenger na kami. Why not discuss here? Sabi ko, kailangan mo mag-email? Block. Meron din akong kaibigan, hindi ko sasabihin ko anong church. Mga 50 plus yung common friends namin. Matagal na pala nagre-request, malalim na. In-accept ko. E di, confirm. Nag-message agad sa akin, ang daming binibenta, ganon. Oh my God, block. So alam na. Oh my God. Alam niyo po, di ba Facebook, nagbibigay siya ng mga memory pagkataon-taon. May kaibigan ako, oy kaibigan ko, kung nakikinig ka, bro, ang dami mong Facebook. In-accept ko na ilang linggo, nag-friend request na naman. Kaya makikita niyo, pagka nagbi-birthday, halos 8 or 10, puro siya. Saan tayo? Hindi po sa Facebook. Verse 2. Sabi ng John 15 verse 2. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, meaning he lifts up. Why? Because God's intention, that's why he is lifting up the branch, we, so that we might bear fruit. So ang intention ng God, pinuprune pa niya. Alam niyo yung pruning, di ba? Yung mga, di ba, sa mga naghahalaman, pagka ito, dami ng ano, hindi namumunga kasi kinakain lang lahat ng mga sanga-sanga. So magbabawas ng sanga para mamunga, pinuprune. Pero ang intention ng God, sabi niya, his intention is for every branch to bear more fruit. Amen? Namumunga ba tayo? When was the last? Siyempre, okay. Ang puno ng mangga, pag namunga siya, anong ibubunga? Mangga. Ang mangga, kailanman hindi pwede mamunga ng kamatis. Ang mangga ay mangga. Pag magtanim ako ng kamatis, ang tutubo ay kamatis, pag namunga, kamatis. Pag magtanim ikaw ng mais, tumubo, puno ng mais, pag namunga, mais. Tama? Pagka hindi ka nagtanim, anong aanihin? Sure? Oh, daming nag-slide doon na. Meron pa din ho kayong aanihin pagka hindi kayo nagtanim. Tanungin niyo ako kung ano? Damo. Diba? Subukan. Totoo yan. May lupa ka dyan. Huwag mong taniman. May tutubong damo. Pero siyempre ayaw natin ng damo. Kung gusto mo puro kamatis, dapat tatanggalin mo yung damo, kamatis ang itatanim mo. At pagka merong damo na magtatangka, bunot agad. Maliit pa lang ho ang mga damo, binubunot na para di mo na kailangan palahin. Ibang topic na yan. Pero yun. Pangalawang point, ang intention ng God at ay ang bawat isa sa atin ay mag-bear more fruit. Amen?
Alam niyo kung bakit? Sabi ni Jesus dyan sa verse na yan, sa verse 4. 15 verse 4. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So meaning, kagaya na sinasabi, may nakita na kayong puno ng mangga na namunga na hindi naman nakatanim sa lupa. Meaning, mamumunga lang tayo if we are connected. So meaning, we can never find our place outside the body of Christ. Amen? Yung parts natin ay magfa-function lang kapag kakonektado sa ating katawan. So if you are a believer, you will only function if you are connected to the church. Kaya nga po yung mga nanonood po sa ating broadcast, kung kayo po hindi taga New Life, welcome po kayo sa New Life. Kung kayo po ay nasa malayong lugar, okay, salamat po sa panonood. Pero kung may local church dyan, go to a local church. Kasi yun po yung disenyo ng Panginoon. Believe it or not. That's God's design. That is the only way that we can prosper. That is the only way that we can mature. That is the only way that we can find our place inside the body of Christ. Thank you. Third, but not the least. John 15, verse 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Kukunin ko na lang po dito yung you are chosen and you are appointed by God. You are chosen and appointed by God. Sa totoo lang po, hindi naman po tayo ang naghahanap ng Savior natin eh. Si Jesus ang naghahanap ng ililigtas niya, sabi ng Bible. Bible, believe me, nasa Bible yun. Saan niya madaman? Luke 11:30? Tama ba yun? Luke 11:30? Luke 11:30? Luke 11:30? Tama ba? O 11:31. Basta, Jesus came to seek and to save those who are lost. Wrong. Pwede naman, tulungan mo ko. Basta, mamaya, baka matagalan tayo. So, Jesus came, sabi ng Bible, He came to seek and to save. Hindi po tayo naghahanap ng Savior natin. Siya mismo ang pumunta. Para iligtas tayo. Gusto talagang makita natin? Ha? 1910? Wow, ang galing. 1910. Yan. Correct. Ayan o. Says, kaya siya nagkatawang tao para hanapin kayo at ako at para iligtas. Amen. So, sabi niya dito, you are chosen and appointed. Imagine niyo yun. So, meron na siyang design. Alam niyo po ba, kagandahan nito, pagka pinanganak tayo sa mundo, meron na agad planong kasama ang God. Pero yung plano na, you need to discover kung ano yung plano ng God. So, you need to find a church. Ang version nga ni Joshua, ano yun? Joshua, sabi mo, find a church, get connected, get planted, at doon ka maragana. You can only find that inside the church. Eh, pastor, ayoko ng church na yan eh. Okay. Kung taga New Life ka, kataga New Life ka, taga New Life ka. Ganun lang kasimple yun. Kung ayaw mo sa pastor mo, oh my God, mag-pray ka. Huwag ka lang mag-rally, mag-pray ka. Lord, ayoko talaga sa kanya eh. Dalawa lang pwede mangyari. Tanggalin siya ng Lord o tanggalin ka ng Lord. Ganun lang yon. Totoo po. Totoo. Gusto niyo practical application? Ganito lang po prinsipyo ko sa buhay, sa leadership style ko. Sa church, kahit anong gawin niyo sa akin, masasaktan ako pero hindi ako lalaban sa inyo. Ganun lang po prinsipyo ko.
Pero, pagkapatuloy nyo, halimbawa, wala namang gumagawa nun. Pero kung laging pasaway talaga, sakit na ulo sa amin, pupunta ako sa bus ko. Lord, sakit talaga. Hindi nakikinig. Lord, puro problema. Magsusubong ako sa bus ko. So dahil mahal ako ng Lord, magbabago yung tao na yon or yung tao mawawala. Kasi tama yung agenda ko eh. Oh my God. Sabi ko, nagpaalam ako dati, pwede ba akong magpastor doon sa, magpioneer ako ng church? Sabi niya, bakit na magpapayon ng church? Imi church ka na. Hindi ba? Gusto ko lang po maging transparent. Kaya ipag-pray niyo po ako. Para pag sinabihan ako ng Lord na, Fred, time to go. Yes. Hindi mo, yes! Ini-enjoy ko po yung moment ko na nasa Taguig. Pero hindi po ako, kapito ko na akin lang to. Brother Joseph, ha, ka, akin lang to. Sige, uuwi ko to mamaya. Kasi babalik ko din sa isang linggo. So guys, ganun po. Gusto ko maging honest sa inyo. Trabaho lang. Walang personalan. Isa po sa commitment ko na sinasabi ko, hindi ko lang mahagilap kung nasaan na yung ginawa kong commitment. Sasabihin ko kung anong pinapasabi ng God sa akin para sa inyo. Gagawin ko kung ano ang ipapagawa sa akin ng God. Walang agenda. Ibibigay ko kung anong ipapabigay sa akin ng Lord para sa inyo. Ganun ako sold out sa Kanya. At pupunta ako kung saan ako pinapupunta ng God. Nalala ko may nag-invite sa akin dati, matagal na yon. Eastern Samar, sira ang airport sa Tacloban. Dumaan ako ng Cebu, nagroro ako papuntang Ormoc, tapos bumiyahe ko Ormoc to Tacloban, parang ilang oras yun, Tacloban to Burungan, 8 hours, Burungan hanggang dun sa bayan na yon, mga 50 kilometers. Sarili kong pera. Ako nabayad sa hotel, ganun. Siyempre, nag-preach. Hindi naman kagaya natin eh. Binigyan ako ng offering. Tinanggap ko yung offering. Binigay ko ulit sa kanila. Kasi sabi ko, Lord, pagka pinapunta mo ako doon, kaya mo akong bigyan ng pamasahe. Nagpipray, sa totoo po, nagpipray talaga ako, Lord, asa na yung pamasahe ko? Asa na pamasahe ko? Totoo po yan. Testimony to, napunta ko sa testimony tuloy. Tapos na yung service, kinahaponan may bumalik. Sabi na bumalik, Pastor, nakalimutan ko ibigay na, pinabibigay pala ni Lord. Pagbukas ko, gusto niyo malaman kung magkano? Hindi ko sasabihin. Pero nakalipad ho ako, nakapagbiyahe ako, nakapagbayad ako ng hotel. Meaning, hindi ako pinagkulang ng God. So ang sabi, I believe that I am chosen and I am appointed. Kaya when it comes to pera, ako lagi ako walang pera. Kasi hindi naman ho pera ang sagabal eh. Di ba? Hindi tayo gumagawa ng desisyon kasi walang pera. Kaya naghahanap tayo, tanongin yung mga leaders, ano pa bang dapat namin gawin? Eh, okay naman tayo sa church, di ba? Okay na tayo, di ba? Diba? Okay na, di ba? Pero nag-iisip pa tayo, ano pa bang dapat namin gawin, Lord? Kaya pag naglakad-lakad ako, Lord, ano pa bang dapat namin gawin? Lord, ano pa bang dapat gawin? So pag may nakita na dapat bilhin ganito, okay, Lord. Yeah, ayoko tumingin, ando si Jack eh. Pero led naman yun si Jack eh. Minsan nagsasalo. Bihira tayo, Jack, hindi magkasundo sa pera, no? Minsan nagsasabi, Jack, bigyan natin to si ganito. Pas, magkano? Laging yung nasa heart ko, sabi ko, nagkakasubukan kami. Oh, magkat ba sa heart mo? Laging tumpak. Siya po kasi head ng finance natin. So God is good. Amen. Ano na pinag-usapan natin? You are chosen and appointed. God's intention for you is to bear more fruit. Una ay Jesus came that you might have and enjoy life. Last but not the least. Kaya pa? Maaga pa eh. 1 Corinthians 12 verse 18. But now, God has set the members, each one of them, in the body, just as He pleased. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Yung bawat pyesa ng ating katawan,
inilagay ng Lord diyan just as He pleased. Natuwa, dapat, ibig sabihin nun, yung palad, ito, dapat dito talaga to. Hindi dito. Itong kilay, dapat dito talaga to. Kasi may silbi yan eh. Di ba may silbi yan? Naalala ko, may kaklase ako nung high school na inahit, kunti lang po kilay ko, inahit niya lahat yan. Ano mangyari siya pagka inahit mo lahat yan? Pagka magpawis ka, diretso agad sa mata mo. So, magkakaproblema ka. Yung buhok natin, may purpose yan. Kaso nga lang, minsan, iba lang tubo. Wala din si Joey, kaya ikaw, ano ko, sir. Pero honestly, lahat may silbi yan. Diba? Lahat may silbi yan. Ang intention ng God, sabi niya, He set the members, each one of them, in the body, just as He pleased. Nalugod, natuwa ang God na yung tuhod. Ano tawag nito? Tuhod? One hood lang? Hindi, hindi. Ito, yung nikap. Patela? Okay, patela pala. Akala ko dito yung, patilya pala yun. Yung nikap mo, isipin mo kung nasa likod. Kaya yung tupi, imbis na pa ganyan, papunta dun sa harapan. Maglalakad ko, pumupunta dito. Wala, honestly guys, wala kayong maiisip na placement ng human parts natin na sa tingin natin ay wala sa lugar. Pero minsan lang inborn, mali ang shapes. Okay lang yun. Halimbawa, yung ilong natin, imbis na pa ganun, pataas ang butas, isa naman, pinapataas ang ilong, okay na yun, pero nasa tamang lugar na siya. Yung iba, di ba may technology ngayon na, kasi kanina umaga, may dalaga nagsimba na, pag tumatawa ka, gaya na apo ko nawawala, singkit, gising ka pa niyan, ganun niya mata niya. Kaya ng, yung technology, yung mga dilat ang mata, kaya nang gawing chinita o chinito. Alam niyo ba yon? Ang dami na hong nagagawa. So meaning, tama ang sabi ng Bible. Nilagay ng Lord lahat ng pyesa natin kasi yun ang nais niya. Hindi naman tayo lahat bibig. Isipin niyo yung katawan mo kung puro bibig. Oh my. Ang dami pa kakainin nun. Puro mata. Di ba? Ang tawag nun ay monster na. Pero, honestly, sabi ni Jesus, sabi ni God, He set the parts in the body just as He pleased. And each part in the body. Halimbawa, sa church natin, napansin nyo ba, hindi naman ako ang boss ng church eh. Servant lang ako. Nirerespeto ko yung mga, ano na sila, yung taga-media natin. Si Kuya Ike, nire-respeto ko yan. Ino-honor ko yan. Misa nga, first honor pa. Ino-honor namin yan. Kasi ang bawat isa sa atin, nagkukomplement tayo. Kailangan natin ang bawat isa. Subukan nyo, di ba nung nakaraan taon, yung mga usher natin, na kasi matagal na naka-pandemic, pagpunta sa church eh. Para mga nakatulala lahat. So lahat po ng mga yan, may functions po. Si Sister Cookie, oy Ate Cookie, ang ganda ng ginawa mo, touch talaga ako. Bukod sa masarap po siya magluto, ika-cut off naman to, no? Joshua, kung ako sa'yo, magsiselos ako eh. Nag-uwi ng bata, nag-ampon ng bata, saludo talaga ako si Sister Cookie. Mayaman, si Steve Jobs. Pero nakakatuwa talaga yun, no? Pero kung hindi ka settled, imagine mo, di mo kakilala, tutulungan mo, iuwi mo, tawag ka sa kanya, Mama Cookie. Wow. Nakakatawa. So, balikan natin, magtatapos na pa ako. God has set us in the body just as He pleased. So meaning, ultimo ho yung naglilinis ng CR, they are as anointed as their preacher. Hindi lang naman po kung anointed. Si Brother Ruby, nakita nyo, si Brother Arman, nakita nyo, ang galing mag-preach. Si Joshua! Sino pa? Si Kuya Ike! So excited, kung nandito lang ako, asarap ho. Kaya pagkawala ako namin nagpipreach,
nagbabalik ako sa Facebook eh. Ang gagaling ho ng mga tao natin dito. At sinisilibrate natin yun. Amen? Pero nilulo, lahat kami ay work in progress. Pero lahat po yan niluluto pa ng Lord. Lahat naman tayo nasasabi. Halimbawa, kung paborito ko yung manok, hindi ko kakainin ng hilaw. Kailangan lutuin, kailangan ko ng ingredients, yung ganun-ganun. So lahat ng parts ng body natin, sa totoo lang po, tayo po nagpapasaya sa church. Nung dumating yung mga bata, oh, maingay na sa church, pero masaya. Pansin nyo, nung bawal ang mga bata sa church, kaunti, parang mga seryoso natin ang mga tao. Tapos lahat nakamask. Seryoso. Pero ngayon, maingay na, masaya. Happy together. Parang couples lang. Each one of us has a supply to give. The anointing we serve is the anointing we get. Wow. So that is why yung ating worship team, ang gagaling po ng worship team, kahit ako saan magpunta, pinagmamalaki yung worship team. Pinagmamalaki namin. Sabi ko, magaling yung worship team namin, magaling yung usher namin. Kasi di ko nung pinipagmalaki sarili ko, magaling yung pastor. No way! I need to celebrate others. Ang galing ng worship team namin. Lahat ng worship team namin, mga pogi at magaganda. Lahat ng volunteers namin, magagaling. Mga mayayaman. Naalala ko dati nung 2017, no? Nung madaming sasakyan na dumating sa atin, pagka umaga doon sa Vista Mall, no? Mga nakapark, wow! Mga volunteers sa sasakyan, no? Puro mga taga New Life. Ang aaga sa church, anong ginagawa? Nagsiserve kami, hindi kami mga boss. Kaya nga, kayo po ay manager ng bangko, pag pumunta kayo sa church, paglilinisin namin kayo ng CR. Kasi we don't want managers in the church, we need volunteers. Hindi! Saka na ako magpapagamit. Gusto ko yung pag may problema, ako lang makakasolve. Believe me, wala ka na doon. Hindi yun ang kailangan natin. Guys, pansin niyo pa ito bago ako mag-close. Yung mga taong ginagamit ng Lord, yung naandon. Pansin niyo, yung naandon. Yung naandon. Ibig sabihin nun, regardless ng qualification natin, kaya nga, ang greatest qualification natin should be always available. Sabi pa nga nila, ang commitment daw ay always available. Di ba, Brother Celso? Brother Celso, nakita ako, kagalang-galang. Sabi sa niya, alam, parang ang congressman. Totoo naman, hindi ko naman binubola. Totoo, parang ang congressman, sir. Naalala ko nga dati, tayo na kayo. Baka mapahaba ko ng kwento. Yung 1990s ata, yung isang presidente ng South Korea, doon sa church nila, ang kanyang ministry ay usher. Presidente ng bansa, pero sa church nila, usher. Pwede naman yun eh. Di ba? Kaya pagka, walang pumunta kayo, okay lang yun. Noong 3 years ago, nung mag-election, dami pumupuntang mga kandidato sa church. Humihingi pa ng appointment. So, di ba naman kailangan ng appointment eh? Parang nung nakaraan, matagal na yun, isang konsehal, humihingi ng appointment. Kasi presidente ako dati ng homeowners. Ah, kayo po si Pastor, opo, hingi po ng appointment si konsehal, ganun. So, di naman ako kilala nun eh. Nagsasalubong kami dyan sa CITUL, nagbabanggaan kami, di man ako pinapansin eh. Bakit siya hihingi ng appointment? Sa tingin niya, ipapabigay ko yung mic para mangampanya. No way. Ang mga politiko po, guys, hindi po ako galit sa politicians, ha? Politiko, meron po silang termino, 3 years, 6 years. Kaya huwag po tayo mag-away-away dahil po sa politika. Yung relationship po natin, wala pong termino yan. Hanggang langit po. Pero kung si Brother Joseph mangangampanya, sir. Kasi kilala mo. Pero honestly, hindi po natin ginagamit ito para i-promote ang sariling agenda ng mga tao. Can you bow your heads? Let us pray. Mga kabataan, kayo,
You might be thinking na, Pastor, hindi ako makarelate. Pastor, hindi ko alam ang gagawin ko. But you know what? When the time is ripe, ang sabi ng Bible, the things that I have said, it will come to pass. Meaning, hindi ito Pastor Fred ha. Mangyayari po yun. That's why you never know. Naalala ko dati, sabi ko, Lord, paano mo kaya kami ibibless? Kasi ang hirap namin noon. Pero, ang dami pong ginawa ng Lord sa buhay namin. Hindi naman po kami special na tao. Lahat po tayo ay special sa harapan ng Panginoon. Ang kailangan lang natin gawin ay dalhin natin ang mga sarili. Lord, narito ako, I am available. Lord, schedule ko, pagka ikaw magsabi, babaguhin ko schedule ko. Meaning, isinasubmit natin ang ating sarili. Kung ganun yung ating attitude, guys, believe me, malayo mararating mo. Huwag ka lang maglayas. Stay connected. Get planted. Cultivate and develop relationships. Take note, hindi po tayo ni-recruit, hindi po tayo nagre-recruit ng mga tao pumunta sa church. Relational po tayo. So it is no accident why we are gathered in this building, in this church called New Life. That's why you need to pray. Because as far as I'm concerned, there is this kind of anointing na binibigay ng Lord sa church. What's in the head? Our head is Christ. And this anointing is flowing. I've seen light. Ang dami na pong binagong buhay ng Panginoon. Ang dami ko pong narinig ng mga testimony, ng breakthroughs, ng promotion. Ang dami pong nangyayari sa atin yon. So, kung kayo po ay wala pang nangyayari, huwag po kayong bumitaw. Your breakthrough is just around the corner. All you need to do is get planted, cultivate relationship, be patient, and your time is coming. Father, we thank you, God. As we are finding your place, first and foremost, Jesus, thank you for finding us. We honor you. We submit to your plan. We submit and we yield to your direction sa buhay namin. All of these people, God, we are just a product of your goodness. And may your goodness, God, continue to saturate all of these people. May our lives, God, be consumed with a daring desire of saying, Lord, thank you. Bring it on. Bring it on. Bring it on. Bring it on. Bless us more until we change, God. Until we change. Until we change. So blessing and protection, God, be upon these people. Promotion, God. Right relationships. Breakthroughs be given to your people as they are finding their places, God, in you. This is our declaration, Father, with thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. You can take your seats.